Nagkalasog-lasog ang bumagsak na eroplano ng Philippine Air Force sa isang palayan sa Bataan. Sa tindi ng impact, patay ang dalawang pilotong sakay nito. Nasa front line ang balitang yan si Brian Castillo. Wasak-wasak at nagkalat sa palayan ito sa Barangay del Rosario, Pilar, Bataan, ang mga nagkapera-perasong bahagi ng SF-260 aircraft ng Philippine Air Force. Mag-aalas 11 kaninang umaga, nakita pa rin ng ilang residente na paghiwang-giwang sa ere ang eroplano bago ito tuluyang bumagsak. Pagkisita ganon, umikot siya, umikot na ganon. Ayaw kumal siya, umakit ulang ganon. Namatag sa libang daron, tapos pumutok. Pumutok yung mga eroplano. Ayun, bumagsak na. Sa tindi ng impact, mistulang pinitpit na lata ang harap ng eroplano. Naipit ang dalawang sakay nito na kinilalang sina Captain John Paulo Aviso at Captain Jero Pasinos, mga piloto ng Philippine Air Force. Agad namang rumisponde ang mga rescuer. Pero ayon sa Pilar Bataan Police, wala nang buhay ang mga piloto nang maialis mula sa eroplano. Wala namang nadamay na residente sa plane crash. Ayon sa Philippine Air Force, sa Sangli Airport sa Cavite nag-take off ang eroplano. Sumasailalim daw sa training ang mga piloto nang mangyari ang trahedya. We confirmed that it is one of our Air Force aircraft, the SF-260 aircraft from Sangli. It was on a recurrency training po, and there were two pilots involved. We lost track of them around 10:34 a.m. today. Their estimated takeoff from Sangli was around 9:59 a.m. And so it's more than 30 minutes in their flight. We lost. Iniimbestigahan pa ng Philippine Air Force kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.